morning mga Lapatids! Welcome to my channel, welcome to another vlog dito sa ako si KLTB. So ngayong umagang ito mga Lapatids, update ko kayo dito sa ating loop mga Lapatids. And the same time, gagawa tayo ng ating sikretong patuka na pampaganda sa ating mga Lapati mga Lapatids. So mamaya, talakayin natin yon mga Lapatids kung ano nga ba yun. And gagawa rin tayo mga Lapatids. Yung sikretong patuka na yun is ginagawa lang yun mga Lapatids. So ayun na yung isang clue, so mamaya mga Lapatids sasabihin ko rin sa inyo. Kaya abangan nyo mga Lapatids. So yun mga Lapatids, update, meron tayo dito, mapapansin nyo sa likod natin mga Lapatids, meron tayong hininging oregano mga Lapatids. So nanghingi tayo ng oregano sa Karipas Loop Kalapatids dahil kapot pumasyal tayo doon. Yan, hindi lang tayo nakapag-vlog. Shoutout kay Kalapatids, Bicoy, tsaka kay Uncle Jojo, yan, shoutout sa inyo, yan yung dalawang tropa peeps natin na nagme-mentor sa atin sa pag-iibon mga Lapatids. Tropa peeps. Kaya mga idol natin yan mga Lapatids. So, bakit nga ba tayo humingi ng oregano mga Lapatids? Dahil napakaganda ng oregano para sa ating mga ibon. In the same time, yung salamok na rin mga Lapatids, pagka merong tayong oregano dyan, na sa tabi ng ating mga kalapate, yan, lalayo yung mga lamok mga Lapatids dahil nga yung, sa amoy ng ating oregano mga Lapatids. Yan. Kung napanood nyo yung last video natin mga Lapatids is yung tatlong sikretong paraan para makaiwas sa bulutong ng kalapate. Yan. Pwede nyo rin itong isama mga Lapatids, yung oregano. Pwede nyo pwede kayo magtanim sa paligid ng inyong kulungan mga Lapatids. And the same time, pwede rin natin sa kanila ibigay yan. Benefits nyan mga Lapatids, search nyo na lang po sa internet, yan, sa Google. Dahil napakaraming benefits nito mga Lapatids. So search nyo na lang po sa internet, yan, para makita nyo yung makita nyo isa-isa kung ano nga ba yung benefits ng oregano sa ating mga ibon mga Lapatids. Dahil napakaganda talaga ng oregano para sa ating mga kalapate mga Lapatids. So, ayun mga Lapatids, update sa ating mga breeder. So ito yung mga breeder ko mga Lapatids, papakita ko sa inyo. Lalong-lalo na si Tornier at saka si Bastin line natin mga Lapatids. Pinag-pair na nga natin sila. Today maglalagay na tayo ng kanilang paitlugan mga Lapatids with buhangin. So yun, and the same time yung kanilang sitter mga Lapatids, ganun din, the same din dahil gagamit nga tayo ng sitter sa ating pagbibreed mga Lapatids. So ano pa nga bang hinihintay natin? Let's go, arat na! Nga pala mga Lapatids, meron tayo ditong hiniram na cage sa Karipas Loop. Yan, magbibiyuin tayo ng ating mga YB mga Lapatids. Yan. So yan mga Lapatids, bago natin mukhang kayo update dun sa ating mga breeder mga Lapatids, yung mga YB natin na hindi pa natin pinaparonda mga Lapatids, lagay muna natin dito sa isang cage and lagay natin sa taas para makaviewing sila mga Lapatids. And the same time, pakawalan natin yung ating mga dati ng flyers dito para makita nila ang pagpasok sa trapdoor. Yan. So bali yan mga Lapatids, dyan muna yung mga bago nating YB, yung mga hindi pa natin napaparonda. So para maka-viewing sila mga Lapatids, in the same time para makita nila yung pagpasok ng ating mga datihan ng flyers sa trapdoor mga Lapatids. So magpapakawala tayo ng mga flyers natin mga Lapatids, so yeah, pakawala natin, let's go! Mga Lapatids, tingnan natin yung mga flyers natin nasa taas ng yero. So bali yan mga Lapatids, yung dalawa nating flyers, yan, nasa yero, yan, tambay sila. So dito muna yung mga iba nating ibon sa may cage na yan mga Lapatids para maka-viewing sila. In the same time, pag pumasok yung mga flyers natin dito sa ating trapdoor, yan, mga notify nila kung paano ang pagpasok, yan, para malaman nila. So yan muna sila mga Lapatids, dyan muna sila, standby sila dyan para maganda-gandang viewing nila. So yan mga Lapatids. So yan, lumipat na sila sa paborito nilang tambayan, yung mangga. Mabuti mga Lapatids ha, natabasan natin yung mangga dito. Mapapansin nyo medyo maganda na rin yung viewing ng ating ibon. Yan, dito maluwag mga Lapatids.
So yan mga lapatids, ayan, punta tayo sa ating mga breeder. Yan, so bali yan mga lapatids, maglalagay na tayo ng buhangin sa paitlugan. So ito yung gamit ko. Yan. So yan mga lapatids, dalawa kasi nga dahil dun sa sitter. Yan. Isa sa sitter natin, isa dun sa ating bio birds. So yan, lagyan natin ng buhangin. Ito yung nilalagay kong buhangin mga lapatids. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero para siyang buhangin na medyo ano, pinong-pino, tsaka mas maputi siya sa natural na buhangin mga lapatids. Yan. Bili ko lang to sa ano, hardware mga lapatids. Yan, may available sa hardware. So yan mga lapatids, lagyan natin to and lagyan natin sa ating mga breeder. So yan mga lapatids, yung saktong ano lang, buhangin, kalahati. Yan, wala pa sa kalahati, mga 1/4 lang. Yan, dahil tutukatukain din nila itong mga lapatids. Tsaka na lang tayo magdagdag pag meron na silang itlog mga lapatids. So ito mga lapatids, yung ating Tornier Cross Sebastian. Yan. Yan sila, pair na sila mga lapatids. 3 days na sila simula nung ating pinag-pair. Kaya pwede na tayo maglagay ng kanilang paitlugan mga lapatids. So ito yun. Yan. So lagay na natin mga lapatids. So yan mga lapatids. Yan. Para meron ng upuupuan yung hen natin. Nagbabara ko yung si Tornier mga lapatids. Lapatids, kung papansin nyo, inuukay-hukay na nung ating shop. Tutukatukain din nila yung mga lapatids dahil buhangin din yan, silvery niya ang ano sa kanila, grates mga lapatids. So yan, ano nila yan, hukay-hukay nila, kaya konti pa lang nilagay natin mga lapatids. Pag malapit na mangitlog, tsaka tayo maglagay ng, magdagdag ng mas marami mga lapatids. Yan, siguro kakalahatiin natin. So yan sila mga lapatids. Pair na sila mga lapatids. Yan, 3 days na simula nung pinag-pair natin sila. So yan mga lapatids, next natin itong magiging sitter natin, si Taiwan Sensored natin. Yan. Yung magiging itlog nito mga lapatids, meron tayong pagbibigyan, meron tayong pag gift egg sa batang kalapatids natin. Yan, gustong gusto din magkalapate mga lapatids. So ito is Taiwan X, anak ng PHA bird. So yung PHA, anak ng PHA yung ating grizzle mga lapatids. Niregalo lang sa atin yan ng kalapatids natin na si Idol Philip Tongson. Yan. Pero pagka gusto niya na ulit mag-ibon yung lapatids, pwede niya rin gamitin. Dahil nga nag-shift na si Idol natin sa pagmamanok. So yan, lagay na natin itong ano, mga lapatids. Yung kanilang paitlugan. Yan mga lapatids. Yan, paris na rin sila mga lapatids. Yan, na-pair na rin yung ating ano, sitter, magiging sitter. Yan, check out nga natin mga lapatids yan. Ano yan, Taiwan Sensored mga lapatids. So yun mga lapatids, dako na tayo sa sikretong patukan na pampaganda sa ating mga alagang kalapate. So ano nga ba yung patukang tinutukoy ko mga lapatids? In the same time, gagaya nga ng sinabi kong clue kanina mga lapatids. Ginagawa lang siya mga lapatids. So do it yourself lang siya mga lapatids. DIY. So yun nga mga lapatids, babanggitin ko na sa inyo. Napakaganda na ito mga lapatids para sa ating mga kalapate. Dahil meron itong calcium, dulot na calcium mga lapatids. Hindi lang 'yon mga lapatids, tumutulong din 'to sa ano, sa pampalakas ng pangunaw ng ating maalagang kalapate. So, 'yan sa mga nagkakalapate mga lapatids, malamang alam na nila 'yon. So, sa mga newbie nating mga kalapatids diyan na hindi pa po alam,
So, ang tinutukoy ko nga is yung redstone, mga kalapatid. Paso. So, ayun nga yung sabi kong sekretong patukan na papaganda ng mga kalapati, mga kalapatid. So, bakit ko nasabi? Yun, gaya nga na sinabi ko, mga kalapatid, kanina. Meron siyang calcium. Hindi lang calcium, mga kalapatid. Meron din siyang... tumutulong din siya pampalakas ng panunaw ng ating mahalagang kalapati, mga kalapatids. Mapapansin nyo, mga kalapati natin, mga kalapatids, lagi silang bumababa sa may lupa, mga kalapatids. Dahil nga yun yung kanilang hinahanap, yung grates. Kailangan ng ating mahalagang kalapati, mga kalapatids. Dahil yun ang nasisilbing ngipin nila sa mga kinakain nila, mga kalapatids. So, kung hindi ka nagbibigay sa kalapati ng grates, mga kalapatids, so, dapat nga, simula ngayon, kung napalad mo na itong video ito, napaka-importante ng grates para sa ating mga alagang kalapate, mga kalapatids. So, ayun nga, mga kalapatids, gagawa tayo ng grates. Redstone, mga kalapatids, yan, paso. Yan, paso or redstone or grates, mga kalapatids, isa lang yan. So, ang dulot niyan, lahat mga kalapatids sa kalapate natin is maganda. Papalakas ang panunaw at the same time malakas na calcium para sa ating mga alagang kalapate. So, gagawa na tayo mga kalapatids. Samahan nyo ako. Let's go! Arat na! So, yun mga kalapatids, ang paggawa nga ng redstone or grates is ganito mga kalapatids. Kailangan natin ang martilyo pang pukpok. Siyempre yung ating grates tsaka sako mga kalapatids. Yan, para hindi tatalsik yung ating babasagin na paso mga kalapatids. So, yan, start natin ang paggawa. So ayun mga kalapatids, tapos na natin ang paggawa natin ng ating grates, mga kalapatids, and the same time na-update ko na rin kayo about dun sa ating breeding ng biobirds, mga kalapatids, yan. So ayun mga kalapatids, kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to like this video, mga kalapatids. At i-comment nyo na rin po ang inyong mga komento sa ginawa ating video ngayon, mga kalapatids, sa may comment section. At babasahin po natin lahat yan. Kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng video na about sa pagkakalapate, mga kalapatids, huwag nyo na rin pong kalimutan na i-click ang subscribe and click the notification bell para lagi pong updated sa mga susunod natin mga upload, mga kalapatids. So, maraming salamat po sa panibagong pagtambay dito sa ating sa panibagong vlog, mga kalapatids. So, maraming salamat sa pagtambay. Thank you for watching!